Hello guys, MK here. Welcome to my new YouTube channel, MK Plays Web3, where I discuss to you Web3 games and projects. And for this video, pag-usapan natin how to play to earn dito sa Petopia. Pero bago tayo mag-umpisa, a friendly reminder. Web3 is not a financial opportunity or financial invitation. Spend at your own risk. So yan, pag-usapan natin dito how to play to earn dito sa Petopia. Ang Mirai Labs ay gumawa ng isang sistema na tinatawag na Guild Tech. Ngayon kung hindi mo siya nauunawaan kung paano gumagana yung Guild Tech, I will explain it to you through this explanatory video. Hindi to invitation para mag-invest ka or gumastos ka ng pera. Pera mo, decision mo. Anyway, without further ado, tara, diretso na tayo. Pipindutin ko na agad dito yung guild. At kung makikita nyo nga dito mga kaibigan, no, dito tayo magpo-focus sa may bandang right side. Ito yung guild na ginawa ko. Basically kasi marami nagtatanong sa akin, ano yung guild, no? O anong bang guild yung meron ako. So right now, ito yung available na guild. At kung mapapansin nyo dito, meron tinatawag dito ng guild earning. Kung napanood mo yung mga una kong video, no, sinabi ko doon na merong potential earning itong game. As long as alam mo yung sistema ng guild tech na tinatawag. Para mas madi mo maintindihan, gagawa tayo ng napakasimpleng analogy. Okay? Pag sinabing guild master, siya yung gumawa ng guild. Okay? Yung fraction owners, sa ibang term, we called it as investors or sponsors. At yung seat owners, those are the players. Ngayon, paano umiikot at bakit maraming interesado na pumasok sa isang guild o bumili ng fractions? So, hati-hatiin natin kung paano nga ba yung earning part dito pag ikaw ay nasa isang guild. Ngayon, ang tanong ay, makaka-earn ka ba without a guild? The answer is, no. You need to join or create a guild para maka-earn dito sa Petopia. Yung guild ay may nakukuhang certain percentage sa total reward pool na makukuha ng guild nyo kapag kayo ay nakapasok sa leaderboard. Ang tanong ano nga ba o sino nga lang ba ngayong season as of this recording yung makaka-earn dun sa leaderboard. Kaya abangan nyo to at habang kayo ay nanonood, don't forget to hit the subscribe button dahil mamimigay tayo after 24 hours ng isang seat para makapasok dito sa aking guild. Going back to the video, ayan kung mapapansin nyo, ang hatian dito sa guild ko ay 15, 40 at 45. Meaning yung 45%, no, will go to the players kasi sila yung nag-grind dito. The 40% will go to the fraction owners, sila yung mga random na bumibili ng fraction. Kung titingnan mabuti sa lower part dito, ang seat dito, no, o yung slot na bibili mo dito is 0.003 ETH. Bala na kayo mag-compute kung magkano yan o anong halaga yan. Pero para makapasok ka, you need that one. At para magkaroon ka ng laman o magkaroon ka ng asset sa yung Mirai app, panoorin mo yung video na nakikita mo yung naglink, nagbiblink sa taas. Kung paano mag-transfer ng asset o bumili ng asset from Binance to Mirai Wallet. Ngayon, tumataas ba yan? No? Sa madaling salita guys, hindi tumataas yan. Depende kung itataasan yan ng guild owner. Meaning, nag-uunahan lang tayo dito sa seat kung sino lang yung pwedeng pumasok, sino lang yung makakaroon ng pagkakataon dun sa earning potential nitong game. Okay? Ngayon, ito yung pinaka dapat yung pag-posen sa part na to. Ano nga ba yung fractions? Okay? Yung fraction, nabanggit ko kanina, investor yan. Investor yan. At ang purpose ng guild tech dito na tinatawag, the more na mas marami bumibili niyan, mas tumataas yung value ng fraction na pwede mong bilhin. Meaning, kung nauna kang bumili with the worth, sabi nating 0.001, no, the next time na bibili ng fraction mo, tumataas yung value. Doon papasok yung isang earning potential dito ng game na buy and sell. You buy low and you sell high. Ganun lang siya gadaling maunawaan. Okay, ngayon, paano kung binenta ko yung fraction? Makaka-apekto ba yan dun sa guild na binilaan ko ng fraction? The answer is no. Bakit? Kasi mura lang gumawa ng guild. Actually, sa part na to, lahat ng bibili ng fraction, lahat ng magbebenta ng fraction na bumala sa guild mo, the guild will earn on a certain percentage. Hindi ko nalagay dito yan sa video kasi from time to time, I think it will change depende sa economy kung tatakbuhin ng buong ecosystem ng Petopia.
Okay? So yun lang kailangan mo maintindihan. Yun yung isang earning potential dito ng fraction. Pero the thing here is, how can you earn from what I said na leaderboard? So this is the prize pool distribution para sa season 1 ng Petopia. Again, as of this recording, ito yan, and as per Sir Corey Wilton, magbabago pa yan. Depende dun sa itatakbo ng game. Ulitin ko ulit, hindi to financial opportunity or financial invitation. Only the top 5 guilds will get the prize pool. Para sa rank 5, they will get $2,500. Para sa rank 4, they will get $2,500. For the rank 3, they will get $5,000. For the rank 2, will get $15,000. And for the rank 1, they will get $25,000. Ngayon, ano ba yung dapat pagpuusin nyo dito sa pagpasok o paglalaro ng Petopia? First, kung ang perspective mo as a guild owner or isang management o isang agency, I will pick the top players na kilala ko at alam kong nag-grind para makapunta ako dyan sa leaderboard na yan. Ngayon, kung perspective mo naman as a scholar, as manager scholar perspective, medyo malabo yung ROI natin dito. Kasi katulad ng nabanggit ko sa mga unang video, wala tayong NFT, wala tayong token as of this recording. Ngayon, wala kang ipa-farm everyday dyan, kaya very unsure yung ROI mo as a manager to your scholar. Kaya pag-iisipan mo mabuti kung sino yung ipapasok mo lang sa iyong guild. Ngayon, ano yung earning potential na mas nakikita ko dito? Ang nakikita ko dito yung sa speculator part, which is I'm just buying the fraction from different guilds. Ibig sabihin, I will buy only a minimum of a amount on a low price and then I will sell it on a high value. At sinasabi ko kanina, pag ang fraction ay binili mo ng mura, the next time na may bibili sa'yo, it will go high. Okay? At ano ba ang dulot nun para sa guild? The guild will also get some trading fee mula dun. This is one of the important things na kailangan nyong malaman. Pero unclear pa to at inihintay ko rin yung announcement from the team itself, from developers itself. No? Yung tinatawag na Mirai Points. Yung Mirai Points will have a certain value at equivalent sa hindi ko pa unsure na tinatawag na airdrop o Mirai airdrop, kung ano man yung tawag nila. So we are waiting for that one at sana makasama namin kayo mag-grind. Ngayon, ano yung magiging dulot ngayon yan dun sa mga player na hindi aabot ng top 6 pababa? So kung titignan ko siya on the positive side, igagrind ko ng igagrind para makapaso ko dun. Kasi dito, mas madali nyong maintindihan na itong Petopia is a very high competitive free to play to earn game. Meaning kung hindi ka pipili ng batak na player, talagang hindi ka talaga makaka-earn dito. So paano na yung mangyari dun? No? Siyempre, kung ako yung investor o yung speculator, pipiliin ko na yung nasa top guild, yung nasa top rank. Kasi alam ko mas kikita ko dun. So yung logic lang na kailangan nyo maintindihan is yung buy and sell part ng isang speculator o isang investor na bibili ng fraction and then the player will do the thing. Ngayon, balik tayo ng konti dito sa guild profile ko at tignan natin yung guild history. Kung makikita nyo dito mga kaibigan na meron mga bumibili ng seat sa akin para makapaglaro at meron ditong bumibenta rin ng kanilang mga fraction. And scroll down ko lang ng konti para makita nyo. So katuloy na ni Kenzie Mord, no? Nagbenta siya ng 5 guild fraction with 0.02. So, talagang kumikita ka. So yun yung part dito kung paano mo gustong paikutin yung iyong guild fraction. So, sa madaling salita, bumibili ka ng murang share at binibenta mo ng mahal yung share mo. That's it. That's the whole thing na kailangan mo maintindihan dun sa guild mo. Ngayon, para sa player part, aabangan natin yung next update ng Petopia kung paano at kung magkakaroon nga ba ng reward distribution sa each player sa bawat rank. Ako, hoping ako na sana gawin ng Petopia yun kasi para hindi naman masayang effort na mga player dito. Kasi syempre, kung nasa top 5 lang yung distribution, eh medyo kawawa naman din yung medyo nasa mababa. And I think, kung gusto nating i-open para sa lahat to, individual distribution ng kahit anumang gusto nyong ibigay sa mga players will give a give health para sa kanila. That's it. That's the simple explanation on how to play to earn in Petopia. For more Web3 contents, don't forget to subscribe to my new YouTube channel. Like and comment ano ba yung reaction nyo para dito sa Guild Tech at i-share nyo sa inyong mga socials. That's it. This is Master Gamonte. Let's play, earn, and enjoy Web3 games. See you in the next one. Peace.